What's up mga kabiliboy? May balita ngayon dito ang Immigration Minister ng Canada regarding magbabawas sila ng pagkuha ng mga temporary foreign workers papunta sa bansang Canada over the next 3 years. What's my name? Wildy. Wildy. Wildy Boy. What's my name? Wildy. Wildy. Wildy Boy. What's my name? Wildy. Wildy. Wildy Boy. Let's go! What's up mga kababayan? Ako nga pala si Wildy na kagaya mo noon na nangarap. Pero dahil sa pagsusumikap, pakinaapot ang matagal lang hinahanap. Inilusan, di ko tinulugan. Ginawa ng paraan, ano man inais na makuha. Kahit kalaki, man ito hirap at luha. Pinagsumikap ako ba rin ang labis. Kaya mga ka-Wildy, be consistent, patient, laging positibo. Be inspired and motivated. At umiwas na lang sa mga taong negatibo. Yan ang tinatago ko sekreto para mga plano sa huli pagtagumpayan. At palagi ka tumutok sa aking challenge. Sa ganong kaalam ang kakayahan madagdagan. Yan! Kumusta mga Wildy Boys, ang pinagpalang araw sa inyo lahat din sa Pilipinas. And sa lahat ng mga kababayan kong OFW, mabuhay po kayong lahat. So nakalagay dito mga Wildy Boy, Immigration Minister Mark Miller has announced that temporary resident targets will be added to the annual immigration levels plan starting in fall 2024. The immigration levels plan sets targets for the number of new permanent residents who will be welcomed to Canada each year for the upcoming 3 years. Until now, temporary resident levels have not been considered in the immigration levels plan. So ito naman mga kuliboy ay mangyayari pa over the next 3 years ngayon. Dapat nyo ba itong ikabahala? Ito ngayon yung umuugong na balita regarding baka nga limitahan na ang pagpasok ng mga temporary foreign workers dito sa bansa Canada. Ngayon, ito ang may papayo ko sa inyo mga kuliboy. Hindi nyo dapat ikabahala yan. Why? Especially kung kayo ay isang skilled worker. Tandaan nyo mabuti mga kuliboy. Kung ikaw ay isang skilled worker, malaki ang advantage mo na makarating at makapagtrabaho sa bansa Canada at maging permanent resident mga kuliboy. Now, about LMIA naman mga kabayan, pinaikli ang proseso ng LMIA. Binalik lamang nila sa 6 months. In fact, ang LMIA talaga ay 6 months process na nung time pa ng pandemic. Kasi nga, nagkaroon ng malawakang labor shortage dito sa Canada nung time ng pandemic. Nagawan ko pa nga ng content yan mga kabayan. 3 years ago pa yun mga kuliboy, na ang LMIA ginawang 6 months process gawa nga ng kinakailangan nilang mapunan ng mga labor shortages. Naalala ko nung time ng COVID mga kuliboy, marami ang nagkaroon ng COVID at sinarado rin ang aming planta nung time na yun, pero hindi naman kami pinabayaan ng company. Ang 6 months process ng LMIA ay noon pa talaga umiiral. Ngayon ginawa nila ng adjustment kasi nga medyo naka-recover na, pero ngayon binalik uli nila sa 6 months mga kabayan na. Meron bang epekto yan sa mga skilled workers na pupunta sa bansang Canada? Once pumirma kayo ng kontrata mga kabayan na sa isang particular na employer, halimbawa na lamang, kinuha ka ng employer ng Cargill, pumirma ka na ng kontrata, automatically kasunod na ang LMIA niyan mga kabayan. Ngayon, bakit ba nadidelay ang deployment mo? For some reasons, kinakailangan mag-undergo ng mga proseso niyan, immigration processes. So, kinakailangan nyo lamang magtiwala sa proseso. Hindi nyo kinakailangan maging apurado mga kabayan. Kami nga, nung time namin, 2 years bago kami na-deploy. Meron din 3 years na na-deploy, meron mga 4 years. Ang importante, makaalis kayo. Sundin ninyo kung ano yung instructions ng agency, kung kinakailangan ninyong umulit sa medical, kung may na-expert na medical, gawin ninyo. Kasi kasama yan sa requirements, yung IELTS ninyo, kung may expert, kinakailangan nyong mag-retake. So ganun lang mga kabayan ha. Ang LMIA mga kuliboy, isa yung document kung saan ina-apply ng mga employers sa ESDC, Employment Social Development Canada. May bayad yan mga kabayan ha. So kapag na-aprobahan yan, kukuha na sila ng mga temporary foreign workers sa ibang panig ng mundo, kagaya lang ng Pilipinas. Pero, para ma-aprobahan yan, kinakailangan mo ng putunayan ng employer na walang Canadians, permanent or temporary resident na nag-apply sa kanilang mga job vacancies para ma-aprobahan ng LMIA. Sa mga nag-iisip na baka hindi naman tuloy ang inyong Canada Dream, tandaan nyo mabuti mga kuliboy. As long as kayo ay skilled worker, maaari kayo makapagdrabaho dito at malaki ang chance ninyo na maging permanent resident mga kuliboy. Ang goal ninyo, makarating kayo sa Canada mga kabayanahe. Yan ang pakatandaan ninyo mga kuliboy. Yung mga pagbabago mga kuliboy, laging nangyayari yan. Nagkasabihan nga, nothing is permanent except change. As always, kinakailangan nyo lamang paghandaan kung kayo ay nangarap makapagtrabaho dito sa bansang Canada as a skilled worker. So, experience, requirements, stay healthy, wala kang criminal record, at kinakailangan alamin mo kung saang agency ka mag-apply. Legit agency, hindi nanghihingi ng placement fee, walang processing fee. So, meron ako mga videos na nag-share ng mga information regarding legit agencies mga kabayan. So yun, sa mga naiinip,
sa mga nag-aalala at nag-iisip na baka hindi naman tuloy ang kanilang Canada Dream. It's up to you yan, mga kabayan, na kinakailangan nyo lamang unawain kung ano yung mga pangyayari dito sa Canada. Siyempre, nag-a-adjust sila kasi nga may mga nangyayaring pang-abuso. Lalong-lalo na sa mga international students, mga kabayan, na kasi may mga anomalies kasi yan eh. So, yun ang nasisilip ng Immigration of Canada. So, kinakailangan nila magkaroon ng adjustments, pero as a skilled worker, mga kuliboy, malaki ang chance nyo na makarating at makapagtrabaho dito at maging permanent resident dito sa bansang Canada. So yun, I hope nakatulong sa inyo yung video na to, ha? Especially sa mga nangarap makapagtrabaho sa bansang Canada. Saka sakaling bago pa lang kayo sa akin channel, don't forget to subscribe and click mo notification bell para lagi kang updated sa mga bagong job opportunities, Boy of W, na aking na-upload. And don't forget to give a thumbs up kung saka sakaling nakatulong sa inyo ang video na ito. As always, consistency, patience, and have a positive mindset sa manyo ng diligence. Iwala sa sarili sa may kapal at sa proseso. See you in my next video. Bye-bye mga Curly Boy.